What is up mga idol? Si Mark Flores ulit ito and welcome back to my channel. Sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng tutorial kung paano mag-drive ng isang automatic na sasakyan. Kung kayo ay naghahanap ng manual transmission na pagda-drive, ilalagay ko ang link dyan sa taas. I-click nyo lang yan para mapunta kayo doon sa aking tutorial kung paano mag-drive ng isang manual transmission. Okay, ngayon, umpisahan na natin kung paano mag-drive ng isang automatic na sasakyan. So matagal-tagal na rin kasi yung unang ginawa ko, kailangan ko nang i-revamp. So umpisahan na kagad natin to. Number 1, gawin muna natin yung exterior visual check. Tingnan natin kung mayroong mga bumps, mga humps, mga bato, mga butas sa daan na maaari nating mabangga. Lalo-lalo na yung mga nakausli na mga bakal na minsan ay hindi pa nakakat sa mga construction. So pwede tayong ma-flat sa mga yan o kaya matusok yung ating mga fenders at bumpers. Okay, so kung okay na, pasok na tayo sa ating sasakyan. Sa pagpasok natin, katulad ko nakapasok na ako, ang first thing na gagawin ko ay yung tinatawag nila na SMS, seat, mirrors, and seatbelt. So alam nyo, ang seat position napakahalaga. Sa seat position nyo, dyan kayo makakapasa sa mga parking test. So kailangan na kung ano yung seat position nyo sa inyong pag-aaral, ganun din yung seat position nyo sa inyong driving test. Okay, so paano nga ba yung tamang seat position? Simple lang, dapat yung inyong tuhod at yung pinakakanto ng sasakyan ay 4 to 5 fingers apart. Okay, parang ganito. Ito yung kanto ng sasakyan na sinasabi ko, yung dito. So dapat 5 to 4 fingers. So tingnan natin. Yan, masyado pang malayo. So mag-a-adjust pa tayo. I-adjust pa natin yung ating position. Sa mga regular cars, kagaya ng sinasabi ko, dapat 4 to 5 fingers yung gap ng ating tuhod sa pinakakanto ng dashboard. Tapos yung ating mga kamay, yung ating mga wrist, dapat ay sakto dito sa manibela natin. So kung telescopic siya, pwede mong i-pull and push para tumama yung position ng iyong pagkakaupo. Okay, kung hindi, mas mahalaga yung distance ng ating tuhod. So yun yung ina-advise na position sa ating pagkakaupo. Kung okay na yung ating positions, check natin yung mirrors. So yung pag-ayos ng side mirrors, dapat dito mo siya hahawakan. Okay? So kapag inayos mo siya, ganyan. So yung iba kasi ganito, hindi mo na makikita na mabuti yan. So kapag ganito, makikita mo na mabuti. Yun yung tamang pag-a-adjust. Dito ang hawak. So dapat nakikita natin yung tuktok, nakikita rin natin lalong na yung baba. Sa side mirrors, dapat nakikita natin yung 20% ng body ng sasakyan and then 80% doon sa labas. So 20 and 80. Kung okay na yung seat and mirrors, sunod naman yung seatbelt. SMS. Seat, mirror, and seatbelt. Paano natin kukunin? Left hand, papasok sa pinakailalim. Ayan. Okay, useful yung ganitong technique ng pagkuha ng seatbelt dahil kapag kamaliit ka at nauna yung seat adjustment, hindi na maabot ng right hand mo yung seatbelt. So left hand, pasok mo lang doon kahit gano'ng kalayan maabot mo. Then, suot natin. Ang hawak natin sa manibela, no, ay dito sa side na to. Kaya nga ito may curve dito dahil dyan ipapasok ang ating fingers o yung thumb. So marami namang positions yung paghawak sa manibela, pwedeng ganito, pwede rin yung ganito. So dapat balance lang palagi. So ito nga pala yung ating mga pedals. So itong isa brake pedal yan para sa pagpreno o sa slowdown. So dalawa yung gamit yan, S and S, slowdown and stop. Yung isa naman, throttle o gas pedal o yung ginagamit natin sa power o acceleration. So yan yung dalawang pedals ng automatic mga idol. Dalawa lang yan. Gusto mo ng slowdown or stop, brake pedal yung iyong gagamitin. Okay, but take note na kapag ka ang iyong gear o cambio ay nakalagay na sa letter D, once na binitawan mo ang iyong brake pedal, aandar na ang iyong sasakyan. Bakit? Kasi automatic. Automatic na siyang aandar. No, basta ilagay mo lang sa letter D. Ngayon, kung gusto mo mas pabilisin pa yung iyong takbo, apakan mo tong acceleration. Kaya nga siya acceleration to accelerate. Ano, para pabilisin pa. Throttle, accelerate, or power. So yan lang yon, dalawang pedals lang yan. Itong isa, footrest yan. Yan. So dyan mo ilalagay yung iyong kaliwang paa dahil wala siyang gagawin kundi magpahinga lang dyan. Kaya nga footrest eh. So ito mga idol, ginagamit natin to sa signal.
Kapag pupunta tayo ng kaliwa, hihilahin natin yan pababa. Makikita mo yung signal na to, ibig sabihin niya ay umiilaw o nag-illuminate yung ating mga left signals. Kapag pupunta tayong kanan, ipupush naman natin siya papunta sa taas at makikita mong nagsisignal tayo doon. Ibig sabihin nun ay nag-illuminate yung ating mga signal sa labas. So kapag dinilagay mo siya sa gitna, mawawala yan. Wala na tayong signal lights. So kapag ikaw mag-change lane, left or right, kung ikaw ay liliko, left or right, kung ikaw ay atras ng left or right, gagamitan mo palagi ng signal kung saan ka pupunta. Kahit sa parking, gagamitan mo ng signals. So, ito naman sa washers yan. Kapag ready na tayo, okay na, ayan, pwede na nating i-start yung sasakyan. Paano i-start? Unang step, apakan muna ang brake pedals. Kapag ka nakapress na ang brake pedals, pwede nang i-start ang sasakyan. So, tatlong options, accessories, sunod on, ayan, and then start. Tatlong pihit, okay, mula sa pagkaka-off. So kapag naka-on ka na, nakita mo nang nakailaw yung iyong dashboard, marami ka nang nakikitang informations. Yan, so ibig sabihin, yung next niyan is start na. Okay, so habang nakapress ang brake pedals, start natin. Yan. So dapat alam mo kung ano yung information dito sa dashboard. So ito yung speedometer. So malalaman mo kung gaano nakabilis ang iyong sasakyan. Kapag sinabing maximum speed ay 110, so ibig sabihin ito yon. Yan yung maximum speed. Meron naman tinatawag na odometer, yung total kilometers o distance na tinakbo na ng iyong sasakyan mula nang siya'y magawa. Ito yon, odometer. Then meron tayong tachometer dito sa kabila, yung RPM. Yan yung diin ng pag-apak mo sa iyong gas pedal. So lahat yan ay times by 1,000. Pag sinabi ng iyong teacher, steady ka sa 1,500 RPM, so dapat ito yon. Up, yan. Yung nasa taas naman, yun yung fuel information natin. Fuel gauge natin. Then yung nasa left, yan yung engine temperature. Okay, hindi yan temperature ng labas, hindi yan temperature ng loob ng sasakyan. Yan yung engine temperature. Aware kayo dapat lagi dyan. Dahil kapag yan ay umabot sa gitna, lalo na pag lumampas, delikado na mga idol. Huwag nyo nang paabutin dun sa kulay pula dahil mag-overheat yung iyong sasakyan. At kapag na-overheat ang inyong sasakyan, wala na. Finish na. So yan yung dapat chine-check nyo palagi kapag kayo ay nagda-drive. Lalo-lalo na kapag ka sa initan. So pag-aaral natin, ang mahalaga itong speedometer and tachometer. So kung kayo ay well informed na sa ating dashboard information, maayos na ang ating pagkakaupo, punta na tayo ngayon sa ating gearbox. So yun mga idol, si Mark Flores ulit ito. Ayan, nag-i-edit ako at nakita ko may kulang, i-explain ko sa inyo. Mahirap kasi mag-aral ng sasakyan kung hindi mo naman nauunawaan yung pinagkaiba ng automatic at saka ng manual transmission. So para mas maunawaan nyo, explain ko muna sa inyo kung ano yung relationship ng gear at saka ng speed. Yung bilis ng sasakyan, depende sa gear mo. So for example, ang gear 1 natin, ang speed niyan ay from 1 to 30 kph. For example, approximately. Pag nakarating na yan ng 30 kph, kailangan mo nang mag-gear up. Yung second gear din na yun, meron din yung max speed. Approximately 60 to 80 kph yung kanyang max speed. Depende sa make ng sasakyan. Kapag naabot mo yon, mag-gear up ka ulit hanggang sa maabot mo yung top gear at saka yung top speed. Yun yung relationship ng gear and speed. Ngayon sa manual transmission na sasakyan, manual natin yung pinipili yung gear. Ngayon para makapagpalit ka ng gear sa mga manual transmission, meron silang tinatawag na clutch pedal. Aapakan mo muna yung clutch pedal. Sa automatic transmission, speed lang yung tinitingnan mo. Yung gearbox na o yung system ang namimili kung anong gear yung ilalagay nila para doon sa speed na yun. For example, na-hit mo na yung maximum na speed ng gear 1, 30 kph, automatically mag-gear up yung iyong sasakyan going to second gear. So yun lang yung pinagkaiba nila mga idol. So back to the video tayo. Simple lang sa automatic, meron kang P, ibig sabihin nito ay park. So kapag gusto mong reverse o paatras, R ang i-select mo. So yung park at neutral, pareho lang yan na hindi naka-engage yung gear. Ang kaibahan lang yung park, hindi mo magagalaw ang sasakyan o maipupush sa neutral, pwede mong mapush. Pwede mong itulak yung sasakyan, gagalaw ang mga gulong, unlike dun sa park. Tapos sunod, meron tayong drive. So kung gusto mo na mag-drive, umabante ang sasakyan, select mo yung letter D.
And then kung gusto mo yung manual selection, mayroong option ngayon sa mga sasakyan ng manual selection. Sa iba naman, nakalagay dyan ay 3-2-1 o kaya ay 3-2-L or low gear. So ibig sabihin lang yan mga idol, kung gusto mo ng mas malakas ang hatak ng sasakyan, dadali mo dyan sa number 3-2 or low. Okay? Depende sa gaano kalakas na hatak yung gusto mo o yung torque ng sasakyan. So pag overtake ka, para hindi ka mabitin, para maka-overtake ka kaagad, select mo yung number 3. Kapag ka ikaw naman ay aahon sa sobrang steep na paahon na daan, i-select mo yung number 1. Mabagal lang ang takbo mo doon sa number 1, pero aahon at aahon ka. So yun lang yung use nun. Pero dahil nga kaya ka nag-automatic, dahil ayaw mo manual, so dito ka na lang muna sa letter D. For the sake of this video and tutorial, gusto ko lang i-explain kung ano yung other options sa mga semi-automatic. Katulad na ito, hindi to fully automatic, so meron kang option for manual gears. So kung gusto mong automatic, dito lang tayo. So D, drive, wala ka nang gagawin sa gears. So kung aandar na tayo, kung gusto nating paggalawin ang sasakyan, apakan lang muna natin ang brake pedal, push natin papunta sa drive. So maramdaman mo sa brake pedal mo, naka-engage na yung gear mo sa iyong mga gulong. Kapag naka-engage na o connected na yung gear mo sa mga gulong, release mo na yung handbrake. Ito yung pinakahuli nating i-release. Pull lang natin siya pataas o hilahin natin pataas, then i-press natin to. Habang pinipress natin, pwede natin siya ibaba na. Ayan. So yung handbrake, yan yung parang additional parking brake. So kapag yan ay nakataas pa, makikita mo yan dyan. Merong electronic o handbrake warning. Yan. So kapag ka nakababa na, katulad ngayon ibababa ko, wala na dapat 'yan. Ayan, okay na, 'di ba? So para malaman mo at ma-double check mo kung ikaw ay naka-handbrake pa o hindi, sa makikita mo 'yun sa iyong dashboard. So kung naka-engage na tayo sa gear o naka-drive na 'yung ating cambio, release na 'yung ating handbrake, 'yung ating brake pedal pag binitawan natin, gagalaw na 'yung sasakyan. Punta tayo sa gear, drive. Release natin ang handbrake. Yan. So, pag binitawan natin yung ating brake pedals, aandar na yung ating sasakyan. Yan. Kapag pinindot mo pa, kapag pinisil mo yung iyong throttle, mas bibilis yung iyong sasakyan. Yan. Okay. Yan. So, kung gusto mong umatras, habang naka-brake ka, punta mo lang siya sa reverse. Then, atras na yun yung sasakyan. Medyo bibitawan mo lang ng konti yung brake pedal sa hindi mo totally bibitawan. Kokontrolin mo yung speed. So, para mabagalan mo yung andar ng sasakyan, medyo apak-apakan mo yung brake. Okay? Medyo dindiinan mo. So, yun yung unang pag-aaral ng pagmamaneho. Doon lang tayo sa brake pedals. So, ngayon, gagamitan natin siya ng throttle o ng gas. So, real time tayo mga idol. Apakan natin yung brake. Lagay natin sa drive yung ating cambio. And then, ibaba natin yung ating handbrake. Pag binitawan natin ang dahan-dahan yung ating brake, aandar na yung sasakyan. Yan, sinasabi ko, di ba? Pero alalay pa rin. So, ito yung speed nyan kapag ka totally binitawan mo. Ayan. So, kung gusto mo pa ng more speed, apakan mo ng konti yung throttle. Okay? Gas pedal. Yan. Okay. And then liliko tayo dito. So may stop sign. Stop tayo dito. Tingin sa left. Pag wala, pwede na tayo dumiretso. Yan. And then turn signal to the right. Punta tayo dito sa right. Yan, isang kamay lang kasi ginagamit ko dahil yung camera ay nahawakan ko para dun sa aking mga paa. So dito lang naman tayo sa paikot sa building na tinitirhan namin. Ayan. So yun lang mga idol. So kung gusto mo pang pabilisin, pabilisin pa lalo natin. Yan. So ganun lang mga idol ang pagmamaneho sa isang automatic transmission na sasakyan.
Okay, so papark tayo dito. Signal to the left tayo. Ay, hindi, hindi. Sorry. Wala namang ibang sasakyan. So, signal to the right. At dito tayo papark sa tabi ng... So, kapag nag-stop ka na totally, dali mo na sa park at hilahin mo na ito pataas. Okay? And then yon, pwede mo na bitawan yung iyong brake pedal. Okay? Naka-full stop ka na. So, yun lang mga idol, at sana ay very clear yung aking information sa inyo, yung aking tutorial kung paano mag-drive ng isang automatic transmission na sasakyan. So, bago ko lang tapusin itong video na ito, gusto ko lang magbigay ng shoutout kay Henry. Siya ang nag-process ng insurance nitong aking sasakyan, Henry Arela. So, shoutout idol, katrabaho yan ng aking misis. So, salamat sa iyo at sa iyong asawa sa panunod ng aking mga videos. At mga idol, nga pala, no, 80% ng aking viewers ay hindi subscribers. So, sana mag-subscribe kayo, wala pong bayad dyan. Suporta lang sa aking YouTube channel. At gayon din, para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. At ulit, katulad na aking palaging sinasabi, drive safe.